Okay, welcome back po sa ating next segment. So, ang ating segment po ngayon ay paano po ba ang proper mixture ng asin at ang tubig? So, before ko discuss po sa inyo lahat yan, gusto kong ipaalam sa inyo o discuss sa inyo, ano ba yung mga parts na binaginagamit natin sa ating brine tank? So, yung nasa likod ko ngayon, mga kaibigan, yan po yung tinatawag nating brine tank hose. Ano po ba yung advantage ng ganyang hose? Yung hose po na yan kasi ay hindi malambot, matigas po yan, kaya hindi po siya nababacuum. Yan po ang hose na ginagamit natin sa brine tank. Sabi mo sa akin na hinaan ng boses. Ako. Okay? Tapos, moving forward, ito naman po ang strainer. Okay? Lumalakas yung boss natin dyan, mga tropa! Okay, ito naman po yung ating tinatawag na brine tank strainer. So, ito pong strainer natin na nag-strain po yan doon sa ating salt and water. Next ay yung inner tube. So, ito po yung tinatawag natin na suction tube ng brine tank. May check valve po yan sa ilalim. Yan po ay check valve packet po doon sa taas. Okay? Ano ba? Ito po yung mga parts ng brine tank na nakikita nyo po. May o-ring, mayroong lagayan ng overflow hose. Yes, overflow hose po ang tawag dito. Yan, overflow hose. Ito po yung fittings niya. And the holder. Ito po yung holder. Tapos yung mga takip. Ayun, sa ibabaw. Lipat tayo ng screen, bro. Ng screen. So, itong takip na to, ito po yung takip niya sa ibabaw para magkaroon po ng extra sanction yung mga ating tubig at saka water. Now, ito naman po yung kanyang mga parts. Ito tayo sa kabila. So, ito. So, ito po yung parang mga baso na yan. Diyan na iiwan yung mga salt natin na iba na naiiwan. Okay? So, again, moving forward. So, ito naman po yung tube na pinaglalagyan po ng para hindi natin mahigop yung dumi ng asin. Ito po yan. Okay? Parts by parts muna tayo, mga kaibigan. So, ito na yung brine tank. Yan. Yung mukhang basurahan na yan. Hindi po siya basurahan. Ito po ay lagayan ng brine solution. Yes, lagayan po siya ng asin. Okay? Malinis po yung loob. Okay? Now, the whole part is ito na po. So, ito na po yung whole part niyan. Yan, yung mga nakikita nyo. Except po yung mga face mask doon. Hindi po kasali. So, yan po yung buong parts po niya. Okay? Ngayon, panoorin niyo po kung paano to ini-install. Mga kaibigan, panoorin niyo po ang video kung paano siya ini-install. Ayan. So, binubuo yung mga parang baso. Okay. Nood lang muna tayo, mga tropa. Okay? So, yan po yung ating... ayan. O, nakatayo na agad. Next. Pag naitayo mo na siya, buuin mo na yung mga fittings. Ito, ganito pagbuo ng mga fittings, mga kaibigan. So, sa mga water filling station owner, dapat napapanood nyo ito. Ayan, ito po yung ating inner tube. Ganyan po binubuo. Next, pag naibuo nyo na, ilagay nyo dun sa loob ng brine tank. Yan na, watermax technician yung gumagawa. At nagpe-preform, ha? Oh. Ilagay na po yung tube sa taas. And then, that's it. Napakadali pong gawin. So, tapos agad. Okay? Ulitin natin yung video. Ilagay ang strainer. Okay? Tapos ilagay na yung tube. Ilapat maigi. Babaon yan. Yun, bumaon. Tapos tapat sa butas. Alright. Next, paano ang gagawin? Okay. So, assembling naman po ng mga holders. So, ito, kailangan yung holder nyo ganyan. May nakikita ko mga water filling station, hindi ginagamit yan. So, yan po ang gamit yan, ha? Okay, para sa kaalaman nyo lang po, may gamit po yan. So, i-hold nyo po ganyan para stable po siya at hindi siya pumapalag-palag. Okay, next, paano gagawin? So, assembling na po tayo ng hose tsaka ng inner tube. Alright. And then ng, alam mo ah, okay, sinyut. Sinyut lang. Sinyut lang, ganun na kadali yun. Okay, pag nalagay na, diretso na yung hose. Okay? Istusok yung hose doon and then ilagay yung jacko. Ang tawag po dyan ay jacko fittings. Yan. Size 1/2 po yan. Ayun, nilagpas niya, oh. Yan. Tapos, ito na.
Yan. Make sure walang leak o walang singaw ng hangin. Kasi pag may singaw ng hangin yan, hindi yan ihigop. Pag hindi humigop, magmamalfunction. Okay? O, kita nyo na? Tapos. Ganun lang yon. O, isa pa. Bigyan natin ng isa pa. O. Okay, ipasok ang hose. Yon, iangat. Importante na alam nyo baklasin ang brine tank nyo, mga kaibigan. Kasi, yan, kakalagay nyo po ng asin at tubig, dumudumi yung loob nyan. Para alam nyo po linisin yung brine tank nyo pag marumi na. Okay, so, ganun lang kadali ibuhin. Okay? Next, yung mga fittings na yan. Yan. Ba't ginaganong-ganon pa niya? Takpan. Ganun ka simple. Oh, nanginginig-ginig pa. Alright, tinakpan lang. Ayun, ganun lang kadali yun. Next, ano gagawin? Assembling ng overflow. Ang tawag po dito ay overflow. Okay, o-ring muna. Pwede yung o-ring sa loob at pwede rin yung o-ring sa labas. Okay, pag nabuyo ng ganun, yun na. Pasok na. Overflow na yun. Yung overflow na yun, mga kaibigan, importante yan. Kasi kailangan niyo po lagyan ng garden hose yan. Para pagka naiwasan natin yung overflowing, hindi kumalat sa tubig nyo yung overflow ng tube ng water. So yan po yan. Karamihan sa nakikita kong water station, walang ganyan. Watermax, ultimo maliit na detalye, meron. Okay? Yan, shout out po sa mga owners ha. O, yan, dapat ganyan. Sa mga technicians, dapat kinakabit nyo lahat ng pyesa. Okay, overflow po ang tawag dyan. Next. Ito na yan, lahat na. So, pag buo na siya, yung kabilang part ng hose na yan, meron ka bang pinakitang video dyan? Ito. Okay, siya na yan, pare. Okay. So, anong kasunod na video nito? Ito. Since nabuo na siya, ito yung hose na to, itong hose na yan. Ang kabilang dulo niyan ay ilalagay nyo na po dito. Dito. Yung maliit. Ilalagay nyo po dito yung kabilang dulo ng hose. Okay? So, yung kabilang dulo ng hose na yan, ilalagay mo dito ha. Ito, ulitin ko ha. Dito po ang lagay. Dito. Okay? So, dyan po ang lagay niyan. Alright. So, sana na bigyan ko kayo ng konting linaw at konting kaalaman sa ating live video ngayon. So, since wala pa tayong half-time, i-discuss ko naman po sa inyo kung bakit po ba, paano po ba, yon. Sabi ko nga, yung next topic natin, di ba, paano po ba ang tamang mixture ng brine solution at water and salt? So, ang tamang mixture po niyan is 1:1 para sa akin. And based on my experience, based on my expertise and specialties, dapat po 1:1. Okay. Bakit ko sinasabi yon? Kasi sa DOH po, binanggit mo na is 3:1. I find out hindi po siya effective. Yes. Hindi po siya effective eh. 3:1. So, hindi po namin nare-reach yung brine solution. Pag sinabi natin brine solution, brine water, ibig sabihin, gaya ng sinasabi ko, brine water should not be turned to ice. Ibig sabihin, hindi po siya nagye-yellow kahit patigasin nyo kasi brine water nga siya. Now, to make a brine water, dapat ang mixture ng tubig mo and salt is 1:1 para masaturate maigi ng salt. Okay? Para saan ba yung backwash na yan? Tinatanggal po niya ang magnesium sulfate na kumakapit doon sa inyong resin, sa inyong ionic exchange. Kaya nga po siya tinatawag na ionic exchange. Ang water conditioner po, yung water conditioner, nakapares po ng basurahang yan. Ang composition sa loob po nun ay resin beads. Mga resin, mga kaibigan. Okay? Since mga resin po yan, sinasala po niya ang mga hardness ng tubig. Sinasala po niya ang magnesium at saka yung calcium, iba-iba pang mga minerals na nasa tubig. Yun ang trabaho niya. And then, kapag naipon po yun, ang tubig niyo po ay, pag nasala po yung mga yon, ang tubig niyo ay magiging madulas. Kaya sa mga mineral water dyan, isang key para mapasarap ang inyong water refilling station, dapat meron po kayong ganyan. At saka dapat tama po ang procedure ng inyong pagbabackwash. Mamaya po, after 5 minutes break ulit, babatiin ko po lahat ang nagko-comment. Bibigyan ko po kayo ng special offer and discounts sa mga viewers ko at sa mga sharers ng Watermax Enterprises. Yan, meron tayong parapal mamaya.
Okay. So, for the meantime, focus tayo sa ating topic. So, ang topic natin, mga kaibigan, is proper mixture ng brine tank. Okay. Gano'ng ka-importante? Tumutulong po yan para hindi magbara ang inyong water, ang inyong membrane. Okay? Kasi tinatanggal po natin ang magnesium sulfate niyan. Okay? Ang hardness, calcium, and everything na possible na magbabara sa inyong membrane. So, ganyan ka-importante yan.